Alright mga tol, isang magandang araw po sa atin lahat. At today nga ay election po sa Amerika. At ayon nga po dito sa CBC News, no? Kasalukuyan po naka-live po ito sa ngayon. At ang nagiging labanan, resulta po ng election ay sabi nga po ay makikita po natin, no? Dito sa nytimes.com, newyorktimes.com ay yung labanan, no? Makikita na lumalamang po ngayon si Trump. At nakalagay po dito na chance of winning ay it is very likely 95% chance of victory yung kay Trump. Pero kanina pa po itong 248 po na ito. At ang kasalukuyan na po ngayon dito sa live na binabalita ay 266 na. 266 electoral college votes. Pero bago tayo magpatuloy, nice kong i-explain yung kaunti dito, no, sa sinasabi po na election sa Amerika. Kasi hindi gaya po sa ating bansa na ang botohan ay by popularity or sa dami ng boto na makukuha. Dito po ay medyo may pinagkaiba po pagdating sa Amerika. Ang botohan po sa Amerika ay bigyan ko po kayo ng halimbawa dito po sa California. Ang makakakuha ng mataas na porsyento ng boto ang makakakuha ng buong electoral vote. Anong ibig sabihin nito, no? Halimbawa dito meron po na makikita tayo na numero kung saan iyon po ang bilang na maari mo makuha kapag iyon ay nadomina mo. Halimbawa, so halimbawa dito sa California, ang nakuha ni Harris ay lamang kaysa kay Trump. Keso ilang porsyento yan? 1% o anything. Sinong mas lamang makukuha niya yung 54 electoral vote. So makikita po ninyo yan dito, no? So lamang po siya kay Trump. So nakuha niya yung buong 54 sa kanya na yun pag nadomina niya. Pagka ano bang ibig sabihin ko dito, kapag siya yung mas lamang, kanya na yung kabuuan ng electoral vote. Pagdating naman po dito sa Texas, 57%, no, tama ba? Yung kay Trump nakuha niya, samantalang kay Kamala Harris ay 42% lang. So, lamang si Trump, kuha na niya yung buong electoral vote dito, which is 40. No? So dito pala sa Alaska, 3 electoral votes kapag ka nakuha yan ng halimbawa ni Trump o ni Harris, mas mataas yung porsyento niya sa kalaban niya, eh mapapasakan niya yung 3 electoral vote. Yan po yung ilan sa mga bagay na pwede po nating i-note habang nag-aabang po dito kung sino yung mananalo sa presidential election ng Amerika, no? 266 versus 9194. So marami pa po tayong pag-uusapan sa botohan po na ito. Pero bago po ang lahat ng yan, marami po sa ating viewers ang hindi pa nakasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po nating parating. So di natin magtatagalin to, let's go! So yun nga mga tol, makikita po natin dito na literally mas makikita po natin na may pinapakita na pong mataas na tsansa ng pagkapanalo pagdating po sa electoral vote dito kay Trump. So pag-usapan po natin, no, kung sino man, ano man, sino man manalo dyan sa dalawa, ay ano ba yung kanilang mga plataforma, ano ba yung kanilang mga pinaglalaban. So tignan po natin. Sige po, subukan po natin basahin yung mga naka sulat po dito sa newsnationnow.com. Sabi dito, Trump versus Harris, where they stand and issues that matter to voters. So ito siguro naka-post na ito bago pa ang election. November 6, updated siya November 6, pero hindi natin alam kung anong date na talaga. Anyway, ang mahalaga po ay kung ano ba yung mga talagang nilalaman dito, kung totoo
o anuman ang makalagay dito, ito po yung makikita lamang po natin ngayon dito na sinasabi. May mga bagay po dito na mababasa po tayo. Abortion, border crisis, ito po yung mga ilan sa mga problema kung saan makikita po natin yung kanilang maaring pagkakapareha o pagkakaiba ng mga pananaw o mga magiging action po nila, magiging tugon nila sa mga problema po na ito. So pagdating po sa abortion, no, sabi po dito, pagdating kay Trump, sabi, during the September debate, Trump falsely said Democrats support abortions in the third trimester and after birth. No state in the country allows termination after birth. So makikita po natin ang malinaw po dito na sabi ay yung kanilang kalaban, which is yung Democrats, no, ay sumusuporta sa abortion. Pero pagdating sa kanila, no, ito is yung kanyang sinasabi, no state in the country allows termination after birth. He refused to commit to vetoing a national abortion ban when asked directly if he would veto a ban. Trump indicated Congress wouldn't need to pass one. So hindi niya ipapasa yung abortion. So ayan po, no. Correct me if I'm wrong, no, pero yan po yung pagkaunawa ko diyan. The former president wouldn't initially say during a town hall whether he supports a federal abortion ban. Walang malinaw, no ba? No, sabi walang initial na sinasabi na sinusuportahan niya ito, no, yung federal abortion ban. So correct niyo na ako kung may mga mali po akong na ano dito, pero binabasa lang po natin kung ano yung mga pinaglalaban po nila. So yung mga dala-dala nila pag sila po ay nanalo. In April 24, 2024, he said on his social media platform Truth Social that it be best if states handled abortion the way their constituents want, adding he's in favor of exception for rape, incest, and the life of the mother. Also said the Truth Social that he strongly supports fertility treatment and that he has never and will never advocate for restricting birth control and other contraceptives. So medyo controversial po talaga itong abortion. Parang naglalaro po yung sagot ni Trump dito na syempre diretsahan siya, ayaw niyang ipasa. Hindi nga niya gustong i-veto yung abortion ban. Parang ganun yung dumadating, no? Kundi bagkus ay ayaw niyang pumasangaman lang sa Kongreso yung mismong abortion. Pero pagdating po sa mga contraceptives na birth control ay hindi siya nagre-restrict o hindi niya gustong i-restrict. Disclaimer lang mga tol, ha, yun yung ayon sa pagkakunawa ko sa binabasa natin. Pagdating kay Harris said women do not want abortion bans, speaking about women who are miscarrying and denied care because doctors are afraid to go to jail and young teens who are incest victims being forced to give birth. She committed to signing a bill to protect the right to abortion across the U.S. Harris is aligned with Biden in her view on abortion and said everything is at stake regarding women's reproductive rights. The vice president is in favor of ensuring all American women have access to legal abortion. So, wala na po tayo masyadong babasahin diretso dito kay Harris dahil sa aking pagkakaunawa po dito ay kapareho lang din po siya ng pananaw o view. Kapareho lang kay Biden, which is yung hindi siya tutol pagkusuportado niya yung abortion. So yun po yung pinagkaiba ng dalawa. Border crisis, no? Para dun sa mga din nakakaalam, marami pong naging problema ang Amerika pagdating po sa border dahil napasok na po sila ng iba't ibang mga foreign nationals na illegally nakapasok. So meron silang ganyang problema dyan. Correct me if I'm wrong, pero if I'm not mistaken, yun po yun, no? Sabi dito, Trump and his allies have falsely accused Haitian immigrants in a small Ohio town of Springfield of abducting and eating pets. There's no evidence that the community is doing that, officials told the Associated Press. The former president would launch the largest deportation effort in U.S. history, paid for with redirected military funds, Reuters reported. He would restore his 2019 Remain in Mexico program, which required asylum seekers at the U.S. border to wait in Mexico while their cases are processed. Trump said he would
end what he called catch and release, and instead detain all immigrants who are caught entering the United States without authorization and violating other immigration laws. So, kay Trump, ayaw na ayaw niya yan, no? Yung papasok ng illegal sa bansa nila, bansang Amerika. So, instead, no? Ayon sa akin na uunawa, pagkaunawa, ay instead na huhulihin at pakakawalan, so siguro they're talking about yung deportation, no? Pagkahuli, di ba? Parang sa atin, napasok ng mga illegal na Chinese national ay hulihin at samantala at i-deport, pakakawalan din sa ibang bansa. Which is hindi naman totally papakawalan doon, may kakayanan ng ipulong yung mga tao po na iyon sa kanilang sariling bansa. Pero ang tanong, di ba katulad sa China, nakukulong ba talaga? O bumabalik na bumabalik sa atin? So, questionable, di ba? Pero dito kay Trump, ang nais nang gawin, instead na catch and release, sulihin at pakawalan, bigay na sa bansa nila, sa kamay ng bansa nila, pamahalaan ng bansa nila, na pinanggalingan, eh ang gusto niya, ikulong na, no? At sabi dito, no? Instead, detain all migrants who are caught entering the United States without authorization or violating other immigration laws. So, mas patitindihin niya yung batas po dyan. Ayon kay Harris naman, among Republicans, Harris has the ironic moniker of Border Caesar, owing to her work wherein she oversaw diplomacy with Mexico and the Northern Triangle as a means of addressing root causes of migration. So kung babasahin po natin ng mabilisan dito, no, hindi ko maano yung gagawin ni Harris dito. So parang may mga sinasaad sang mga political values o anumang view regarding this, pero walang malinaw po o makita dito. So tingnan po natin, iba pa, scroll down tayo. So isa po sa mga controversial dito sa Israel, no, said Israel should finish the problem in Gaza but warned that Israel is losing the public relation battle. So Trump has been critical of Netanyahu in the wake of the October 7 attack. We need to protect Israel, there's no choice. So pro Israel po si Donald Trump. Pagdating naman kay Harris, when asked how to handle the war the Middle East, Harris said that Israel has a right to defend itself, citing the October 7 attacks, while also saying that too many Palestinian civilians have been killed during fighting in Gaza. She said the war must end, there must be ceasefire deal, and the hostages must be released by Hamas. Catastrophe. Harris called for an immediate ceasefire in Gaza in March, describing the situation as a humanitarian catastrophe, the New York Times reported. She said Hamas threat to Israel must be eliminated, but added that too many innocent Palestinians have been killed. So while kay Trump ay makikita po natin na suportado po niya ang Israel, pero yung mga panahon nga na naging mainit pong usapin dyan, especially yung October 7 na atake ng Hamas sa mga inosente doon na mga civilian sa Israel, mas naging pro Israel po si Trump, pero lalabas na gusto din niya matapos din kaagad yun, hindi magpatuloy yung problema sa Gaza, which is yung nangyayari po ngayon, matigil yung gera at dapat wala ng pag-atake sa magkabila. So parang lalabas na more on Israel siya, pero ayaw din niya yung nangyayari. Pero no choice, sabi niya, there's no choice, we need to protect Israel. So lalabas na ganun. Pero pagdating kay Harris, nagiging neutral siya dito pagdating dito. So yun lang mga tol, no, marami, napakarami po na pag-uusapan dito. May war in Ukraine pa, no? So basahin na lang po ninyo yan dito sa newsnationnow.com. So as of now, ang kasalukuyan po na boto ay 266194. So siguro may mga kaunti na ditong pitch or dahil halos yun na rin po yan, 266. Kailangan lang yan maka 270 votes. And 266 na, apat na lang pong kulang, panalo na siya. So most probably siya na po yung panalo ngayon talaga. And yun na nga po, 267 na nga po dito sa New York Times na website. So tatlong boto na lang panalo na siya. So yun na po yan halos, pero di ba, di pa rin tapos. Pero mukhang ito na po yung nilalakaran ngayon na pagkapanalo po sa
eleksyon ng Amerika. Ikaw, anong masasabi mo sa usapin po na ito ng presidential election sa mga nagiging resulta na nakikita po natin sa ating screen? Comment down below. Usapan po natin patuloy yan sa comment section. Muli, marami po ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See you ulit sa susunod na video.